Second part na po tayo, objections and answers. Pag sinabing objection, ba't di sila iniwala? May Diyos, anong ayaw nila? Okay? Abad. Ano, sabi? Ah? Hindi niya alam? Sige. O nga, wala sila yun. Sabihin ko. Okay, so ayun ang objection na. Ano yung ayaw nila? So kung tayo naman, ay kasi titignan natin, baka naman may dahilan bakit sila diniwala sa Diyos, di ba? Tingnan po natin kasi, ayun pala, nasabi ko ba kanina, ang objective natin is, ano sila eh, naninira sila. So gusto natin, ma-stop natin sila paninira. Amen? Sa Christianity, sa Bible, sa gospel sharing natin, soul winning, at matulungan din naman sila tsaka yung mga naloko nila. Okay, kaya seryosohin niyo po to, baka naman kanina pa kayo nag-tune off. Basta niniwala, iniwala ko may Diyos eh, ano pa, wala na, ano bang merienda, baka yun na. Hindi, kaya natin naaralin to, kasi yung iba dyan kailangan nating tulungan. Pag natulungan natin sila, hindi na sila makakapag-damage, mapapasalamat pa sa iyan. May pag-asa pang maligtas yan, ha? Iba pa yung reprobate. Though binasa natin sa Romans 1, papunta yun sa reprobate. Hindi lahat reprobate. Yung iba na mali ang turo, yung iba na biktima, yung iba talagang di lang naturuan. At kaya sila naloko, okay? So, yan. So, kaya inaaral natin yung mga objection nila. Pag alam natin yung objection nila, alam mo kung paano sila i-deal. Alam mo kung paano sila tutulungan, at sasagutin yung kanilang mga katanungan. Okay. So, number one objection nila at sasagutin natin. Bakit sila hindi naniniwala sa Diyos? Eh, gusto wala namang ebidensya daw. Kasi nga, pakita mo sa akin ng Diyos. Yan ang mga banat sa mga yan eh. Diba, minsan nakakaano ka. O nga, no? Pakita mo sa akin ng Diyos. Naniniwala ako. Pukpukin ko pa. Hindi nga siya nakikita, eh, baka papakita. So, parang mo na sinabing ayaw mong maniwala. Kasi pag hiningin mo ako ng ano, pakita mo sa akin ng hangin. Oh, walang hangin. Hindi mo mapakita sa akin. Di ba? O kaya, ano mga katotohanan na nalaman yung kanina? Yung ngipin nyo. Pakita mo nga sa akin, tatlong araw akong dinagtutbas, ayos pa rin eh, oh. Pakita mo sa akin, ebidensya. Ito, yung lolo mo. Hindi, iba siya eh. Ako, dapat ako. So, parang mo nang ayaw mo nang ano, maniwala talaga kasi binablock mo na lahat ng evidence, okay? So, kaya ito sinasabi nila, ba't sila nag-object na walang Diyos? Kasi wala daw ebidensya. At hahanapan ka nila ng Diyos. O, paano yun? Ang gagawin natin, hindi natin pwedeng pakita ang Diyos. Okay, so madaming bagay. Actually, yung naalala nyo, kailan lang natakil natin to, pero isa-isa na lang natin, di ba? Ano yung ating marami pong argument or reason at mga explanation sa Diyos? Pero ang itatakil lang natin today para mabilis, yung pinaka malakas. Okay, yung pinaka paborito natin, tsaka yung pinaka sapat naman na reason at sagot, no, sa ganyang tanong. So, na tinatawag na, medyo ano to, term na ano, cosmological argument. Cosmological. Ano yung ano yung cosmos? Universe. Universe, di ba? Pero actually, hindi lang universe eh. Yun ang sinasabi nila, cosmos. Pero pag pinag-uusapan yung cosmos, actually, ang pinag-uusapan natin is yung tingnan natin. Yung actually origin yan. Tingnan mo. Everything that exists anywhere. Okay? So, lahat ng bagay. Tama, universe. Pero, actually, pinag-usapan natin yung pinanggalingan ng mga lahat ng bagay. Okay? Origin. Mali yung ano, word web. Tingnan natin sa Merriam-Webster. Hindi kasi cosmos pala nilagay ko yun. So, cosmological. Cosmologic.
a branch of metaphysics that deals with the nature of the universe. Okay, nature of the universe. Theodore doctrine describing the natural order. And definition number two, a branch of astronomy that deals with the origin, structure, and space-time relationship with the universe. So universe pa rin, pero especially origin. Saan parang galing lahat yan? Diba? Yung mga bata pa kami po na naalala ko, hindi naman masyadong kailangan mo maging scientist para itanong yung mga bagay na to, diba? Kaya minsan nagdadaldala lang kami ganyan. E saan ba nang galing yung ano? Tulad niya, yung di magkakapatid kayo, di ba? Isa ka man ang galing. Ay, nana. Isa nang galing si nanay. Ay, lola. Isa nang galing si lola. Yung mga ganun bang tanong. Yung mga kulitan. Di ba? O kaya, natanong niyo yun. Di naman sa, yan, yung manok. Tsak. Yan dapat ang title natin. Pero hindi, pangit eh. Ano na una? Manok o itlog? Ha? Walang itlog kung walang manok. Eh, walang manok kung walang itlog. Ikaw, Adam, ano na una? Manok o itlog? Saan ang galing ang manok? Sa itlog, di ba? Patay, nahilo na ako. Yan. Tawa ng tawa si Peter. Saan ang galing ang... Sino na una? Manok o itlog? Saan ang galing ang manok? Ha? Di ba sa itlog? Yan, so yun yung tawag na chicken and egg problem, sabi nila, di ba? So, pero tama yung sagot nyo kasi alam nyo na eh. Ngayon, puntahan natin yan. So, pag sinabing cosmological, saan ang galing lahat? So, lahat tayo, kaya naitatanong ng bata, naiintindihan niya na merong, naobserba niya sa lahat ng bagay, may pinanggalingan lahat ng bagay. Kanina, kumain ako, saan ang galing yan? Niluto ni nanay. Saan yan? Niluto yun. Saan ang galing? Sa grocery. Saan ang galing yung sa grocery? Sa farmers. Saan ang galing yung farmers? Tinanim. Saan, anong tinanim nila? Buto. Saan ang galing yung buto? Sa puno. Ano na una? Puno o buto? Ha? Saan ang galing yung puno? Sa buto. Eh, saan ang galing yung buto? Oh, saan ang nauna? Eh, saan ang galing yung puno? Alis na nakaka-relate yung mga bata. Problema po yan ng iba. Pag hindi ka naniniwala na may Diyos at may creation na tinatawag na isang araw, bumunga ka. Create itlog. Hindi, create yung manok. Okay? Lahat ng ginawa ng Diyos ay, punta na tayo tuloy sa tinatawag nilang matured earth creation. Tinatawag, okay? Kasi lahat ng bagay, yung tao, create, hindi kinate si Adam, baby. Hindi. Create si Adan, matured na. Ganon din yung earth. Nung create yung earth, andun na yung mga vulkan, meron ng tubig, may ulap na. Hindi yan unti-unting na-create. So, ganon din yung manok ngayon. Hindi yan, hindi create yung itlog. Sa, uy, may itlog. Hindi. Ang create, ano na, manok na na, mga takbo-takbo na. Kaya, tsaka hindi po maglilimlim, hindi malilimliman, di ba? Yan nga, yun ang tandaan niya, nakita natin sa Bible, nung create yan, out of nothing, biglang meron na, tapos matured na. So kaya yung mga maraming bagay na hindi mag, na hindi applicable nung panahon ni Adan. Okay, kaya sabi nga nila, sino yung taong walang pusod? Diba? Si Adam and Eve lang. Kasi tayo may pusod kasi nanggaling to sa umbilical cord, nanggaling sa nanay. Eh sila, wala silang nanay. Okay? Hindi nyo mga bata, para sa inyo to eh. Alam mamaya, hindi kayo makatulog. Ay, nauna, manok o itlog? Sasagutin naman natin yan. Okay, kaya mali sinasabi nilang yung objection nila na walang ebidensya. Napakarami. Lahat ng creation, hindi ang kaya ng gawin ng tao, hindi yung kaya ng gawin ng bundok. May bundok, sino gumawa sa bundok? Bundok din. Ha? Di yun. Diba? So kahit hindi, wala tayo nung panahon ni Adan at Eva, alam natin, at least may nag-create na
kumpara doon sa nilikha ay napaka makapangyarihan. Okay? For example, ang cellphone, kaya mo gumawa nito sa kusina? Siyempre, hindi, di ba? Pero ito, gawa ito ng tao. Pero, alam mo, komplikado ito eh. Ibang klase gumawa nito, factory na matindi, di ba? Matindi ang R&D, tsaka ang kagamitan. Kaya pag tiningnan mo yun sa YouTube, ay, mamangha ka niya. Hindi basta-basta kayang gawin niya ng kung ano lang. Okay? So, ganun din ang tao. Ay, mas matindi yung tao. Sinong gumawa kay Juliana? Nanay, tata, hindi. Iba yun. Iba yung ginawa nila. Yung naggumawa talaga sa'yo, paano ka naging, hindi nila alam yun. Ako din, hindi ko alam eh. Kaya yung mga magulang, namamanghayan pag pinanganak yung anak. Ah, galing. Okay? Yan ang cosmo. Naintindihan na, cosmology. Merong gumawa kasi merong nilikha. Hindi pwedeng nagkaroon nang walang lumikha. Simple lang eh. So may ebidensya na ba tayo? Meron na. At least na alam natin may lumikha. Okay? So ngayon, yung sa ating lesson, balikan na lang natin ha. Bakit tayo naniniwala may Diyos? Una, may creation. And then, yung Bible sa kasi Jesus is, hindi pala siya pasok sa cosmological ha. Pero banggitin na rin natin dito ngayon. Ba't natin alam na may Diyos? Una, sa kanyang creation. Pangalawa, sa Bible. Na pag sinubok mo yung Bible, pag binasa mo, mamangha ka sa accuracy at sa truthfulness. Lagi! Diba? Kaya nga tayo ngayon, aral tayo ng aral dito. Pag may nakita ka dito mali, hindi ka maniniwala dito kahit isa, di ba? Pero pag marunong, yung nagpapaliwanag, wala kang makikita. Ngayon, kung meron kang makita na parang, parang lang yun. Arali natin, ah, tama pala yun. Okay? So then, pangatlo, of course, yung Son, the Lord Jesus Christ. Bakit ka naniniwala may Diyos? Kasi naniniwala ka una kay Jesus, and then, si Jesus ay nagpapatotoo sa Ama. So yun, maigli na lang ha, yun ang muna. So, pero mayroong Diyos, amen? Amen. Dahil may ebidensya. So yun ang sinasabi nila, sinagot natin, mali sila. Okay? So ilan lang to eh, no? Question? Tanong ba? Sandy? Question ba? Theory, okay. Okay lang yun. Kasi nga, ang theory naman is, kasi hindi naman natin sinasakop yung dapat natin hindi sakupin. For example, siguradong sigurado ako, hindi ka dapat magduda, wala kang karapatan na tumugi sa akin. Hindi tayo ganun eh. So therefore, pwede nating daanin sa ganun, theory to, pero naniniwala ako dito. At matibay to, malalim ang aking paniniwala dito. So, okay lang, ang theory sa kanila. Kasi nga, nag-aaral tayo at we accept the fact naman na isang tao na lumaki na hindi naturuan, para sa kanya, ang ating, sa nila, ang view natin is another theory lang. So, okay lang yan. Hindi mo kailangan ano. So, kayo naman ang definition ng theory, di ba? Isang bagay na pinopropose mo na totoo, pero hindi pa tayo sigurado kung totoo. At least, yung ibang tao. Okay? So, yun. So, sagot ba? Question. So, bilis natin, no? Alas tayo maging merienda na eh. Oh, lunch na. Hindi nga, hindi alam eh. 11. Lunch na. Okay, sige. So, tapusin natin itong mga objections. Number 2. Pag magulang ka, makaka-relate ka dito, mga excuse eh, no? So, kanina, walang ebidensya, parang, ano, yung mga bata, kunwari, yan, yan, nabasag yung cellphone, nakita ka ng kapatid mo, wala, hindi naman eh, wala, hindi ako yan, may ebidensya na, tinatanggi pa. Diba? So, pangalawa naman, hindi ko alam. Okay? Number 2, ano yung mga common objection nila? Maaaring may Diyos, pero hindi ko alam eh. Hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Kahit pinaliwanag mo na, sabihin, hindi ko maintindihan. Yan. So, God in His existence, unknowable. Hindi mo pwedeng maintindihan yan. Hindi ko naintindihan ang Diyos. So, totoo ba yun?
while totoo ang Diyos ay minsan, yung ibang bagay sa Diyos ay, tsaka sa Bible, mahirap intindihin. Pero hindi lahat. Yung ibang bagay sa Bible, tsaka sa reality, tsaka sa Diyos, sabi nga nung isang quote, sabi niya, there are things in the Bible that I am. There are things in the Bible that I don't understand. There are things in the Bible that I only think I understand. But there are things in the Bible that I cannot misunderstand. Intindihan niyo ba yun? Ibig sabihin, may mga naintindihan ako na parang naintindihan ko. Yung iba, hindi ko talaga naintindihan. Pero may mga ibang bagay naman na kahit mag-excuse ako, hindi pwedeng sabihin hindi ako naintindihan kasi hindi ko pwedeng hindi maintindihan kasi malinaw. So, ganun din po pagdating sa Diyos. Yung kayong pinaliwanag natin kanina, hindi mo ma-explain yung kahit sa panahon natin ngayon na advanced na, maraming advanced sa technology and science and studies and ano mo hindi ko nasabi? Sa academics. I mean, napasa-pasa na po yung knowledge from the time na kung anong ano, history natin na matagal na na sinusulat yung understanding nila, inaaral ng mga anak natin, kasi papasa na naman sa... Ang dami na naitindihan ng tao, pero may nakapagpatunay, di ba, na walang Diyos or baliktad. Di ba? So, mayroong mga movement na gusto nilang obliterate nga ang Diyos sa utak nila, tsaka sa utak ng ibang tao. Mamaya, makikita natin yung mga yon, mga evangelical atheist. Okay? So, yun. So, excuse yun. So, sagutin natin. Anong sagot? So, sciences are so advanced today. So, lahat ng bagay ay yung mga bagay na hindi mo dati naintindihan, ngayon naintindihan na, di ba? Bakit kaya may eclipse? Ito may intindihan dati yan, di ba? Eh, nakalabas na ng space yung tao. Tao. Na-picture na yan. Nakita mo, bilog pala yung Earth, bilog yung buwan, umiikot yung buwan sa Earth, umiikot yung Earth sa araw. At merong time na tumatapat pala yung buwan sa araw, eksaktong yan. Tapos magkakas ng shadow. So, pag doon ka sa tamang place, kala mo, tinatakpan yung araw. Ah, yung pala yun. Naintindihan mo na ngayon. Dati hindi alam maintindihan, pero ngayon malinaw na. Ano pa? Ngayon, namaya, mayroon tayo halo-halo. Paano gumagawa ng yelo? Alam ko pag malamig, may yelo. Pero bakit ngayon, mainit, tas may yelo tayo? So, naintindihan ng tao na may ref. At merong sa chemistry yan eh. Pero pinaka-ano dyan, yung element na lumalamig. Okay? Bigyan ko ng mabilis na course sa refrigeration, ha? Ganito pala yan. Kahit mainit dito, may element na pag na-compress at biglang, pag bigla siyang nag-expand, itong element na to, or compound actually, nagbibigay ng lamig. Ibig sabihin, ina-absorb niya lahat ng init and therefore, yung paligid niya lumalamig. Ngayon, kung yung element na yung compound na yun, pwede mong paikot-ikutin sa isang space na confined, okay? Tulad ng ref, at yung papadaluyin mo yung lamig, doon lang sa kailangan malamig. Magkakaroon ka ng yelo, mabilis lang. Okay? So, ganun din yung property ng aircon, ganun din yun. Kinapalamig, tapos bubugaan yung malamig na ano. Ah, ganun pa. Dati hindi nila maintindihan yun. E lalo nung pagpunta tayo sa aircon, sa cellphone. Paano nangyari na, ano, may nagsasalita at kinakausap ko, nakita ko siya, komplikado na yun. Okay. Yung communication na lang muna, ito yung madalas ko, kasi nung natuwa ako dito, naintindihan ko, paano nakakatawag yan sa labas? Wala namang wire. Kung alam mo yung konting property ng wire, syempre dumadali yung electrons doon, tapos in-interpret yun sa kabilang side. Paano to? Hangin lang. Yun ang... ano to? Diba? So, hindi ko alam paano ba? Basta may mga... frequency ng ano ba yun? Ng waves. Ano ba yun? Waves. Mga ano yan? Subatomic. Atomic particles na... hindi natin nakikita. Kaya sigurado tayo na meron nun. Kasi naobserbahan yun eh.
Kaya nga nakagawa sila ng mga bagay, technology na base doon sa katotohanan ng mga maliliit na bagay, particles na hindi nakikita, pero meron. Nagta-travel sa air. Tumatagos pa dyan sa dingding. So, ang gusto ko sabihin dito, ang dami natin naintindihan, tapos yung simpleng bagay, tatanggi mo. So, ibig sabihin mo, may something wrong with you, parang yung mga anak natin. Ben, tulog ka ba? Opo. So, alam mo, gising na, tatanggi pa, natulog, di ba? Okay, ano yung mga tinatanggi nila? Yun nga, yung ano, yan, pag nag-aaral, di ba? Inaantok pa po ako eh. Ano may mga common na ano, hindi lang kayo yun ha, lahat sila ganun. Anong mga excuse nyo? Yan, kasi pupunta ng church. Lagi lang ano natin eh, tinatamad po, may sakit po ako. Parang wala naman. Yan. Aga pa, ano pa, anong mga excuse? So, ganun pala yun. Kaya kahit naintindihan mo, pwede mo sabihin hindi naintindihan kasi meron kang excuse kasi ayaw mo intindihin. Kaya nalagay ko na lang dito sa summary natin, ha. Hindi ko maintindihan, eh, pero inintindi mo ba? Diba? Yun ang tanong. Kasi pag ayaw mo intindihan isang bagay, sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan or excuse. Okay, so tandaan natin yan, ha. Pag may nagsabi sa inyo, parang hindi ka maintindihan ng Diyos, really? I-challenge nyo yun. I-challenge nyo kanilang honesty sa kanilang sarili, tsaka sa iyo, tsaka sa reality. Kasi hindi po mahirap intindihin na may gumawa and therefore may nagawa or baliktad, may nagawa, ibig sabihin may gumawa, may lumikha. Amen? At kung ganun kakomplikado yan, katulad ng Earth, na alam nyo naman Earth, di ba? Lahat ng buhay supported dito sa labas ng Earth, wala. Ano nangyari yun? Design yun. May gumawa nun. Hindi kasi masyadong malamig sa Mars, kaya may part ng Earth na malamig eh. Ba't may buhay pa rin? Eh, walang buhay sa Mercury kasi mainit. May mainit din sa ilalim ng Earth, ba't buhay pa rin? So, mamamangha ka pag inaral mo to. Bobird na ba kayo? Sumasabay pa ba kayo? Abi sa inyo, kaya kailangan nyo kumain eh. Ay, may mga chocolate dyan. Kape. May drugs ba dyan? Okay, magtanong kayo kasi may oras tayo ngayon. Ito, outline lang po to. Kaya yung mga nanonood man sa akin. Sige. Masyadong. Sa Genesis, first book, pastor, sino nagsulat? Okay, sino nagsulat ng Genesis? Hindi ko alam. Okay. So sabi nila, Moses. Pero, I believe ha, personally, kasi inaral ko rin to. I believe, siya yung nag-compile. Obviously, yung mga bagay na yun kasi, doon yung iba tanggap na nila yun, na si Moses yung kasi, kinausap siya ng Diyos, at totoo naman, kinakausap siya ng Diyos, sabi sa Bible eh, na directly. So, kung magsusulat siya ng Bible, pwedeng sinabi sa kanila yun, accurately, oh, Moses, sulat mo yan ha. Ang nangyari nung day one is, ito. The beginning, God created heaven and earth. The earth was without form. Pwedeng sabihin ng Diyos yun. Pero may napansin kasi tayo dito sa Bible na ito, tignan ko yung chapter 2. So sa chapter 1, sinabi na yung creation. So chapter 2, thus the heavens and the earth were finished. Okay. Ito sa, yan, sa 5 ngayon. So, chapter 1 to 4, creation, inulit-ulit sa tao. And then, syempre, yung tukso, di ba? Yung si Satanas. Pero, sa simula ng chapter 5, sabi dito, this is the book of the generation of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made him, male and female created them, and blessed them and called their name, Adam, in the day they were created. And Adam lived 100. So, parang sinummarize niya ngayon. Okay? So, ba't ganun yung format nito? Chapter 6, Noah's Ark na ito eh. Okay, 8. Okay, and then, chapter 10 naman. So, after kwento yung kwento ni Noah, detalye,
Magkakaroon na naman siya dito ng summary, no? Now, these are the generations of the sons of Noah. So, kung ikaw ay nagkukwento, hindi normally ganun eh, di ba? And then, sino nag-cellphone dyan? May tapon. Okay. So, may makikita tayo dito minsan na sinasummarize niya. And then, parang compilation. Yung Genesis po ay hindi lang isang libro. Yun lang gusto ko sabihin. Kinumpile siya and then dinagdag. Okay? And then, yung kay Abraham. And then, of course, yung mga anak nila. So, sino nagsulat ng Genesis? Tao lang po nagsulat niyan. Pero, ginabayan sila ng Diyos. Para hindi magkamali. So, pero, pwede kasing gamitin yun yung mga kinumpile from the time ni Adam and Eve, syempre. Diba? Para accurate yun. Maraming posibleng gawin ng Diyos. Eh. Pwedeng verbally, pinasa-pasa. Alam nyo ba nangyari nung unang panahon? Yan. Pero, madalas ay hindi kasi, susulat talaga yan. Eh, no? Kung sino mang gumawa yan, basta andun ang Diyos na ginabayan sila. At kontento na ako doon. Ngayon, basta paano yun? Ano ba mga problema dyan? Pag ano? Kasi yung iba, ino-over ano nila. Ito yung gusto ko rin sabihin, no? Parang dito sa ating topic. Kaya nila sinasabing, hindi ko maintindihan kasi actually, binibigyan ka nila ng burden of evidence. Okay? Hindi ko maintindihan, ipaliwanag mo pa. Tatanungin ka ngayon. Katulad nung ganun tanong, di ba? Pag hindi ka mapaliwanag dyan, hindi ko na paniniwalaan lahat. Tama ba yun? Meron bang sa buhay mo na ganun na kailangan mapaliwanag mo muna lahat? Na, eh, nanay mo, ayaw mo yung ulam. Na, ipaliwanag mo sa akin na ano ba nutrients na ano bang meron dyan, ha? Naakap, sigurado ka, malulusog ba ako dyan, nanay? Eh, nanay mo, kamot ng ulo. Alam ko, kinakain lang namin to. Wala yung gutom namin. Papaliwanag ko pa sa'yo. Hindi, nag-i-excuse ka na lang. Dahil tinatamad ka dyan kumain. Di ba? So, okay, gusto mo malaman, pero hindi ko kayang i-feed sa'yo ngayon lahat. Yung information. Ganon din dito. Hindi ibig sabihin, hindi ko masagot yung... Kaya basta, hindi ka wala ko sa'yo nagsulat niyan eh. Walang signature, walang authentication. Walang panotaryo mo nga yung Genesis. Wala eh. Hindi ako maniniwala dyan. Excuse na naman yun. Intindihan nyo ba? So, mag-iingat kayo sa mga ganong objection. Kaya mismo, kahit, pastor, naisip ko din yun eh. O, ganun din. Kung may objection ka sa Bible, sagutin mo ngayon sinasabi ko ngayon. Ibig mo sabihin, kung may objection ka, kailangan ko i-provide sa'yo lahat ng, baka hindi mo kayang intindihin sa ngayon, tapos hinihingi mo sa akin. Hindi nyo ba? Sige. Baka yung ibig sabihin nila ano ginagamit nila yung scientific method ng pagka-observe ng kahit ano. Tama. Yung ibig nyo sabihin na anong mananampalataya pag may sinungaling pag may mali ng isa mali na lahat. Yun. Pero ang mali sa scientific method, hindi yan applicable sa lahat ng bagay. Doon sila mali. Kasi ito nga, gagawin nila parang, science, ganyan, kailangan mo. Totoo naman, naiintindihan ko naman yun. Kasi lahat ba pwede obserbahan? Hindi, tapos na. Kahit sila eh, naiiniwala ka ba may utak ka? Syempre naman, kasi yung nanay ko may utak. Hindi mo nga nakita yun, biniyak mo ba yung ulo para ma-observe mo? Diba? Ano yun, scientific method, ano yun? Observe, test, hypothesis, then experimentation, then formulation ng ano, and then conclusion. O, nakita mo ba yung utak? Hindi, nagtiwala ka na ng may utak kasi nakita mo yung iba may utak. At yung iba, nakita mo nasa gasaan, lumabas yung utak. So siguro, lahat ng ganun talaga. So, hindi mo na kailangan i-observe yun. So, yun yung mga mali na sinasabi natin na objection nila, na gusto nila, pinaliwanag mo na nga yung evidence na may Diyos, hahanapan ka ng wala. Diba? Pakita mo sa akin ng Diyos. Asasabi ko lang na di nakikita ang Diyos eh. Hanapan mo ko ng Diyos. Gusto mo makita ng mata mo. Eh, hindi naman siya na-observe ng mata. Ano man gusto mo mangyari? Diba? Ganun yan, ha? Naintindihan?
So yun, nasagot ko ba de? Sino nagsulat niyan? Hindi ako sigurado, pero may enough reason tayo para maniwala diyan. Kasi una nga, napatunayan, totoo yan. Ibig sabihin, pag ginagamit mo, yung mga paliwanag, totoo, may sense. At yung mga objection din sa Bible, sa Genesis, for example, nasagot din natin. At tulad nga niyan, mas maniniwala ka ba na create mo yung ng universe sa sarili niya o may Diyos na may create sa katulad na sinasabi sa Bible, eh mas logical to. Intindihan niyo ba? Okay lang yung mga ganyan tanong ha, kasi minsan din niyo madadigest at saka may oras naman tayo. Okay? Question pa? Basta hindi ko kaintindi niya, inuulit-ulit nga natin eh. Tsaka yung mga pinag-uusapan natin dito, may excuse ka pa ba kung umaattend ka ng 3 times a week sa church tapos hindi ka pa niniwala sa Diyos? Excuse na yun. Sige po, naintindihan. Hindi mo kailangan maintindihan lahat ha. Kailangan mo lang maintindihan sapat. So kaya naka-record to, pwede niyong balikan sakaling balikan niyo. Okay, bilis natin. Sige, tapusin natin itong pangatlo. Tapos tanongan ulit tayo. Pangatlong objection na common. Ito yung actually sa mga simple lang pero komplikado. Ibig sabihin, hindi lang ebidensya na ang hinahanap dito, hindi lang ebidensya ang physical, ano. Involved na po dito yung puso natin. Okay? Pangatlong objection nila is ang tinatawag na the problem of evil in this world. Okay? Sabihin, bakit merong masama? Kung ang Diyos ay mabuti, siya ang gumawa ng lahat, siya ay mabuti, gusto niya tayo mapabuti, ba't may mali? Bakit may demonyo pa? Ba't may satanas pa? May ano din siya, di ba? May logic din. Tama? Kasi ginagawa natin yan. Kunwari, gusto natin dito, ayaw natin ng madumi. O siyempre, lahat ng pwede mong gawin para maalis yung dumi, alisin mo. Ngayon, hindi naman tayo all-powerful. Pero yan, Stephen, magaling na maglinis siya. Pero mas magaling si Ma'am Mian. Eh kung may mas magaling pa, wala na talagang dumi. Eh kung Diyos yan, wala na talagang dumi. Eh ba't may dumi? Yan ang mga tanong nila eh, di ba? Ayaw ng Diyos ng masama. Eh bakit hinayaan ng Diyos ng masama? Okay? Andaan yan ha. Kahit sa dulo ng inyong encounter nyo to. The problem of evil. Bakit merong evil? Ba't may kasamaan? Ba't may sakit? Bakit may kamatayan? Bakit may demonyo? Yan yung tanong. Okay? At ang tanong, ang problema sa kanila, again, wala sa context. At ibabato nila sa iyo lang. Okay? Ibabato nila sa iyo, ba't may masama? Di walang Diyos. Andali. Okay, ito na yung sagot natin, ha? Nasulat nyo ba? Yes, ulit nyo. So, ang sagot ko dyan sa mabilis lang na sagot, no? Nakasya sa isang slide. Una, naintindihan natin na masama yung masama and therefore dapat wala yan. Pero, alam mo ba, according to the Bible, context ng Bible, tsaka sa experience din natin, may masama nga pero hindi sila nagwawagi. Kasi ganun po ang idea yan eh. Kung may masama, therefore, talo yung mabuti. Hindi rin eh. Ang nangyayari, kahit anong kasamaan, bigay tayo ng example. Uy, may pumatay dyan, sa mga ano, no? Pumatay, nakakulong. May problema ka pa ba? Dahil nakakulong, salamat, nabalitaan ng tao, nakulong, wala nang gagaya. At least sana, no? Pero at least, ano yan, ang effect nun sa society, hindi natin gagayahin yun. Gusto mo bang makulong? So, hindi nagwagi. Kahit may masama, hindi nagwagi ultimately. So, contento pa rin ba tayo sa buhay natin? Okay na rin. Eh, andyan na yung kasamaan eh. Deal na lang natin. So, pwede may solusyon naman pala. Bandang huli, pag sumunod tayo rin sa maayos na policy, tsaka batas, na-eliminate din naman. Eh, reality yan, meron talaga eh. So, what? Ibig sabihin ba nun? Kaya yung next na tanong ko, yung next na sagot ko, naka-quote, okay? Summary lang kasi ito eh.
Kung ang Diyos ay kung ang Diyos ay masama, okay? Ipagpalagay lang natin ang Diyos ay hindi masama. Pero ipagpalagay natin ang Diyos masama, tanong, may Diyos ba o wala? Well, may Diyos na may masama. May Diyos ba o wala? Meron pa rin. Ang problema nila, sabi nila, walang Diyos eh. Kasi masama ang Diyos eh, sa palagay nila. Masama ang Diyos, kaya walang Diyos. Ha? Anong masama kung walang Diyos? Eh di wala. Hindi, ang pinag-usapan, sabi, sinasabi mo. Ang objection mo kaya, sinasabi niya, balikan natin yan ha. So, magkakwento muna ako. Kasi ito po yung madalas nila. Pag nakakausap ka ng ganyan, madalas nang galing yan sa isang experience. Sabihin nila, may kaibigan ako, may kilala ako, ako mismo, namatay yung aking anak na pinakamamahal. Ganun yan eh. So evil yun, di ba? Masama yun, hindi dapat ganun. Sabihin nila, so ang maling response nila doon, sa halip na magsubmit sila sa Diyos, baliktad, ginagagalitin nila yung Diyos. Mayroon akong anak, wala namang ginagawang masama sa palagay niya. Bakit namatay? Ba't hinayaan mo matay? Ganyan yan eh. And then internalize na nila yun, hindi nila didil lang tama, bandang huli, sisihin ng Diyos, bandang huli, pag sinisi mo ang Diyos, wala kang panalo. Okay? Nakakita na ba kayo ng ganon? Yung lumalaban? Kunwari yung ay, anak ko, lumalaban. Kunwari, katulad nga yung pagkain na lang. Hindi! Ayoko ng ganyan. Gusto ko prito. Hindi ka na uubra sa magulang mo kasi una, kasi yun lang yung budget, di ba? Kainin mo yan. Ayoko, kainin mo yan. Ayoko. Sige, huwag mong kainin. Nagutom. Sige, kainin ko na nga yan. Mananalo ko ba sa magulang mo? So, ano dapat mong gawin? Eh, sumunod, matalino ka, sumunod ka na lang. Ngayon, ganun din sa Diyos. Okay, yung nabanggit natin kanina, kinuha ng Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng buhay, binawi niya ngayon. Sisihin mo ba siya? Kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa eh. Pwede bang ubusin ng Diyos, patayin mo? Hindi eh. So, ang tamang response, mag-submit ka na lang. Magpasalamat ka nga, at least nagkaroon ka ng time. Nari, si Juliana, ilang taon si Juliana? 11. Kunwari, wag naman, di ba? Nawala ka na. Anak ko si Juliana, nawala siya, binawi siya ng Diyos. Pasalamat ako, may 11 years na nakasama ko yung anak ko. Di ba? Hindi pwede sisihin ng Diyos kasi siya rin na nagbigay nun. At especially nga, kung naintindihan mo na sa langit naman kayo makikita, kung ligtas kayo, anong problema mo? Ha? Anong problema? Parang ganun yung gusto mo sabihin sa mga taong nag-o-object sa Diyos dahil may masama. Hindi dahilan na mayroong masama, wala ng Diyos. Una, kasi kung may masamang Diyos, may Diyos pa rin. Pero hindi nga masama ang Diyos. Ang ginagawa mo, sinagiging over-emotional ka sila. Parang hindi niya matanggap na namatay kung sino man yan. Eh, lahat namatay, makamatay. Ang Diyos naman nagbigay niyan. Ano problema mo? Paulit-ulit tayo ha. So, kasi nga, para matulungan niyo yung mga objections later, pag dumating sa inyo yan. Amen? Kaya katulad, nagtask kayo na kami. May kilala ang ATS. Hindi madali yan. Pero kung makornel mo yan, kung matutulungan mo yan sa mga messages sa Facebook, kaya sa personal ano mo, ito yung mga bala mo. Amen? Gagamitin. So, yun. So, yun na. Pero matindi to, huwag niyong underestimate din. Masyado ka naman, namatay lang yung anak mo eh. Huwag din ganun kasi iba-iba yung ating emotional capacity, mga tao. Yung iba, mahina. Huwag mong, namatay lang eh. Ang ginagawa mo sa kanya, lalo mo siyang binabaon, lalo mo siyang, tawag dito, nilalayo sa Diyos. Okay? Hindi naman ako naglayo eh. Parang ganun din. Pag hindi ka naging matalino enough para i-deal yung kanyang nilalagyan. Again, ang pinaka-ultimate na mananagot sa kanyang sarili siya. Pero, dahil nga tayo, pinatalino na tayo ng Diyos, mayroon ka advantage. Lumaki ka sa church, kayo. At turuan kayo, tapos wala ka malang gagawin.
Hindi mo siya tutulungan. Parang babaw mo pa siya. So, wag ha. Huwag niyo underestimate to. Totoo to. Existent to. Maraming nagiging atheist dahil sa ganitong bagay. Okay? Namatayan. Yan, katulad yung nababalita. Kasi yung media na, masyadong ano eh, exaggerated eh. May namita kong Pakistani sa Smart. Sabi ba naman? Eh, mabait eh. Sabi ko, kawintuhan kami. Tapos na yung trabaho. Kaya sabi ko, kamusta yung Pakistan? Di na magulo doon. Tinawanan ako. Sa media lang yun. Sa media, parang Pakistan ang gulo. Pero pag doon, everyday life nung parang ganito lang din daw. So, nakita niyo yun. Minsan yung iba, nakafocus kasi sa masama. Nakafocus sa exaggerated na kwento. Kaya hindi mo maintindihan tuloy yung reality. So, ganun yan. Okay? So, tulungan natin sila mag-focus sa masama. Okay? Mag-focus ka sa magandang bagay. Okay? Na balikan natin. Ano yung mga objection nila na matindi, ha? Na-summarize ko lang. So, una, walang evidence daw. Pero actually, meron. Pangalawa is hindi nila maintindihan ng Diyos, pero actually, kaya nila intindihan. Again, di lahat. Pero kaya maintindihan yung sapat na knowledge na pwede mong at least mag-come up ka or mag-decide ka na meron palang Diyos at dapat ko siyang i-please. And then, pangatlo, may masama, may mga kasamaan sa mundo, therefore, walang Diyos, mali. Okay? Una, hindi masama ang Diyos. Pangalawa, kung masama man ang Diyos, hindi, may Diyos pa rin. Pero baka masama siya sa iyo. O kaya masama siya sa iba. Pero hindi ibig sabihin masama siya totally. Kaya minsan, yung mga, kuna, may anak ako, di ba? Ang sama mo doon sa isa, eh kasi masama siya eh. Pero yung iba, matino. Kaya matino, alam nga naman maging masama din ako sa matino. Di ba? Mali naman yun. Or, maging mabuti ako sa masama. Tama rin ba yun? So obviously, mabuti ako sa lahat ng anak ko, pero dun sa mga specific instance lang, kailangan mo maging tough, okay? Sana naintindihan niyo, may question pa? Aga pa eh. Okay. Ano bad? Ano bad? Sandwich. Ah, sige, pwede kayo mag-ano, kain-kain. Kape na eh. May kape ba? So, tapos tayo sa objections. Yan lang ang ma-perfect nyo. Matutulungan nyo na po sila. Bukod doon sa kanina introduction natin. Okay, objection sila. Pag sinagot mo, head on. Ibig sabihin, ito yung mainiwala sila. Hindi, ganyan yung walang Diyos eh. Tapos, nasagot mo ng maganda yung kanilang tanong. Parang binuhusan ng malamig na tubig yan. Oo. Oh. Walang Diyos, walang Diyos. Ay, oo nga, no? Parang mali ata. Matutulungan nyo sila kung ma-master nyo po ito. Okay, this time, may question? Sige, questions, objection. Yung na-meet namin dun sa, ano ba yun? Halala. Sa? Halala. Yung pumunta tayo. Binangonan. Binangonan. Iba pa yung halala. Sabi nung mama, ay, napunta namin sa Baptist. Okay. Muslim, Christian, mga parehas niyan. Parang, kumbaga, wala siyang makakita kung ano, kung sino totoo o sino totoo. Ano mga sagot natin dyan? Okay, very good. No? So, medyo objection din yun, okay? Sagutin natin na kasi, kaso wala din sa listahan. Kasi nga, tinanong ko lang yung pinaka-main na naisip ko. At kailangan nyo. So, another objection yun, sagutin na lang kasi natanong eh. So, ang objection doon is, lahat nasubukan ko na. Wala akong makita. So, una, parang ganito rin yan. Parang sabi mo, walang Diyos eh kasi hindi ko siya nakita eh. Naghanap ka ba na? Nahanap mo ba na lahat? Una, hindi mo pa nahanap lahat. Hindi mo pa na ilang taong ka na ba? Matanda na ako eh. Araw-araw bang ginagawa yan? Baka pa, kung masagot, araw-araw mo ginagawa yun, naghahanap ka. Maniniwala pa ako sa'yo na baka na wala talaga ang Diyos kasi araw-araw naghahanap ka at wala akong makita. Pero hindi yun ang ginagawa ng tao, di ba? Siyempre, meron kang pinagkakabalahan, kumita, kumain, mag-aral. So, hindi tayo naniniwala doon. Pero, still,
Yun nga, kaya nga andito tayo eh. Sabi kasi ng mama, hindi na kita papakinggan kasi madami na, paano mo nalalaman na hindi ako iba dun sa mga napakinggan mo na? Sige nga. Kasi kung gusto mo talaga ng katotohanan at kahit pa paano nararamdaman mo na maraming, paano mo nasabi peke pala yun? Diba? Kasi diba nag-expect ka na may tunay? Kung nag-expect ka ng tunay, anong malay mo? Ito yung tunay na. Ba't mo hindi ako papakinggan? Yan. So, yun yun. So, another objection yan. Pero yun ang sagot natin doon. Diba? Madalas yung inaano dyan, yung pera. Though, hindi perfect example yung pera, pero pwede na rin. Kasi yung mga matanda, alam nila may mga peking pera. So, bakit kinakopy yung pera? Ba't pinipeke yung pera? Kasi may tunay. Pag marami ka na nakita mo, may 10 bills. Yung una, peke. Yung pangalawa, peke. Yung pangatlo, peke. Ah, wala nang tunay. Ganun ba yung conclude mo? Kahit sino dyan, maintindihan na illustration na yun. Kaya nga may peke kasi may... Ba't may peke kung walang tunay? Diba? Hindi siya mahirap intindihin eh. So pag ganun ang objection sa inyo, tanong nyo lang, ganun, pwede nyo gawing illustration yun. Pag sinabi nyo pa rin, ayaw talaga nun. So ang kalaban mo, hindi na ebidensya, hindi na siya ang kalaban mo yung will na ayaw niya na talaga. So yun, so tama rin po yun, no? So malamang naunahan siya ng kalaban. Kaya nga tayo, tuloy-tuloy soul winning, walang sawa. Kasi pag naunahan lalo yung mas maraming tao, mas mahirap. Okay? So yeah, especially yung mga bata, sana maligtas ng maaga. Pag naligtas na yan, naunahan na natin. Hindi na pwedeng ma-reprobate yan. Yung mga reprobate, Lord, hindi ko nung kasalanan to eh. So bayad ka na doon sa tao na yan. Okay, so may question pa? Ganda, no? Ano yung mga objections pa na ano nyo? Na wala dito sa tatlo, tsaka sa apat. Ayaw ko nyan na maniwala sa Diyos dahil ano? Meron pa? Meron pa akong naisip eh. Ganun din, masama. Eve. Okay. Ikaw lang kanya na biktima, okay. So, dalawa na, minaisip ako, nakalimutan ko tuloy. Tama rin to, parang ganun na naunahan siya ng na-abuse or siya yung ginawa ng mali, ng maling-mali. So, gagawin niya, pagpapalagay niya ngayon, sobrang kawawa ako, therefore, dahil hindi ako tinulungan ng Diyos nung nangyari sa akin, therefore, walang Diyos. Parang ganun din kanina. Pero this time, emphasize lang sa sarili mo. Okay? So, ganun pa rin yung sagot nung doon. Hindi ibig sabihin na, again, huwag mong i-minimize. Na, ayun, na-rape ka lang pala eh. Matindi yun. Kaya pag ganun, para panalangin mo yun, timingan mo yun. Tulungan mo, huwag mong i-minimize kasi parang you're working opposite sa ginagawa ng mga likod ng Diyos. Unang. Tingnan po natin yung kabaligtaran. Try natin yung ano, yung iba kasi mayaman, hindi ko na kailangan ng Diyos. Yan yung iniisip nyo. Okay, oh, very good. Another objection. Anong karama na makikita ng kailangan ko ng Diyos? Ba't ako mayiniwala sa Diyos? Yan. Yan pala yung padokso nung aking ano, iniisip din. Yung ayaw nila sa Diyos kasi parang nahadlangan yung kanilang sariling kaligayahan. Pag naniwala ako sa Diyos, dapat punta ako sa church. Dapat punta ako sa church. Dapat ito na, may business ka ng ano, kumikita ka na. Nagbibenta ka ng alak. Pag naniwala ako sa Diyos, masama pa rin ginagawa ko. Kailangan hintuan to. Hindi na lang maniniwala sa Diyos. Yun yun, di ba? So, tama rin yun. Isang ano yun, another objection nila. Hindi yan eh, no? Hindi sa evidence. Pag-uusapan evidence, tama at mali. Practical. Practical ang ano, dahilan. Hindi ako maniniwala kahit naniniwala ako kasi apektado ang aking kabuhayan, ang aking comfort, ang aking kaligayahan. Okay? Pag gano'n, ano gagawin natin? Ha? Kung ano, mawawala na akong business eh.
Palalim ka ng palalim dyan. Bandang huli, mare-reprobate ka na dyan. Ang masama, pati anak mo. Kasi pag pinalaki mo sila dyan, pinapakain mo sila kung ano yung nakaw, galing sa nakaw. Wala silang ibang alam na ngayon kung mag-nakaw din. Ngayon, kung willing kang gawin yun, baka reprobate ka na. Babay na. Okay, sige. Hanapin na lang natin yung ibang pwede mong maligtas. Pero at least, intindihin natin yan. Kasi kung sakaling yung mga anak nila, may pag-asa pa, paano piliin natin? Pwede mo na. Ikaw ba, wala ko ba nakaramdaman mali dyan? Iba ko, ganun. Nakaramdaman nila yun. Nahihiya sila. Kung makakali sila doon, naalis yan eh. Amen? So, yun. Tulungan din natin sila doon. Hey, very good. Ano ba? At this time, may merienda ba tayo, Nay? Wala. Mag-break muna tayo, ha? Tapos pupunta tayo sa morality nila and hated for God. Ano lang to, medyo ito, mamaya hapon na to. Okay? This time, sige po. Break po tayo.